Father's only Son. Thank you.
Thank you.
Amen. Lord of the blood, praise God. Tayo po muna'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umaga nito. Pinupuri ka namin, pinasasalamat ang sinasamba ka namin sa Espiritu at Katotohanan ng God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Muli ka namin makakasama. Salamat, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, kung ano man po yung aming nagawang kasalanan, sinasadya man o hindi, O God, patawarin mo po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan, O God. Salamat, Panginoon, sa lagi mo kami kinakalinga, lagi mo kami pinatatawad sa aming mga pagkukulang, O God. Salamat, Dakilang Diyos, at sa oras na ito, patuloy kami magpupuri, sasamba sa iyong pangalan, O God, at sa mga magpapatotoo, O God, katagpuhin mo ang pangailangan ng bawat isa. Ikaw ang mataas, ikaw ang mag-glorify, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin na wala dito, O God. Bless mo sila, pagpalago sila. Hipuin mo ang kanilang mga puso, O God, na muli silang manumbalik kung sila kung nalalamig mo mo. Po, Panginoon, pagparamdam po sila, Panginoon, dahil ikaw lang po ang Diyos na makakatulong sa bawat isa, O God. Salamat, Panginoon, at ang mensahe na magdadala, O God. More anointing na nagmumula sa iyo, O God. Katagpuin mo po ang pangangailangan ng bawat isa, spiritually, emotionally, O God. Salamat, Dakilang Diyos, at patuloy ka namin sasampahin at hanggang sa amin sa pagtatapos, O God. Ikaw ang mataas, ikaw ang maluwalhati. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige pa, makakaupo na po tayo lahat. Alam ko po na kahit kaunti tayo, marami pong nanonood sa live streaming dahil alam ko maraming nagtitiwala sa Panginoon, maraming nanonumbalik. Dahil medyo maluog na tayo ngayon, welcome na po yung bawat isa na maka-attend sa ating service. Amen? Amen. At yung po yung mga magpapatotoong, tinatawagan ko po dito sa unahan yung magiging kalakasan ng bawat isa at ang Diyos po ang mataas sa buhay ng bawat isa. Amen? Sino po yung may patotoo? Sige ha, ako muna. Salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng ating mga pagkukulang, nandiyan lagi ang Panginoon na nagbibigay ng kalakasan, hindi namang kaila, lipag-lipa ang mga tao dahil sa darating na eleksyon. Ipag-pray lagi natin na kung sino man yung maluklok ay yun po yung nararapat na kalooban ng Diyos ang masunod. Huwag po tayong makinig sa mga bulong-bulong na yun ang iboto. Pag-pray po natin para hindi po tayo mag-pray sa bandang uli. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa araw-araw ng aking buhay na minsan eh. At then daw, siyempre, hindi mawawala yun. Pero kumapit lang tayo sa Panginoon. Amen? Dahil siya po yung magbibigay ng kalakasan sa atin. Alisin na natin yung mga emosyonal dahil hindi natin naman nakakatulong yun. Sarili lang din natin yung tayo kakapit sa Panginoon, siya din yung magbibigay ng kalakasan sa atin. Amen? Sino pa po? Tinatawagan mo ang magpapatotoo dahil isang linggo tayong naghanap buhay, siguro naman yung pagpapala ng Panginoon, ibalik natin sa Kanya. Lapit na. Maganda umaga po sa inyo lahat. Nagpapasalamat lang po ako sa sa araw-araw na kalakasan na binibigay niya sa amin, sa mag-iina ko, sa pamilya ko. Malaking bagay po yung sa araw-araw ay malakas tayo, kumakain tayo, wala tayong sakit, nakakatawid tayo sa maghapon. Isang bitin ito pa sa langit ko rin po na yung nga pong patutuo ko nung nakaraang linggo tungkol sa anak ko ay nagkaroon na po ng pag-uusap tungkol po rin sa kanyang girlfriend ko. Ang naging desisyon naman po ay patas, pag-iwalayin para hindi magkaroon ng problema, hindi magkaroon ng conflict. Sa amin naman po, ang mas gusto mo lang, sabi ko nga po sa namamahala ng CQ Shete,
ang hangad lang po namin ay sa kaayusan, hindi sa kaguluhan. Pero kahit hindi po umatin yung nanuntok po rin sa anak ko na magpupulit, hindi ko na po siya hinabol, hindi ko na siya hinabol. Kasi sabi ko nga po, wala naman po mangyayari sa paghihigante. Ipagpasadyos na lang po natin sa totoo lang po. Kahit hanggang ngayon po, masakit pa rin po sa akin, kaya lang, wala namang mangyayari, maghihigante ko. Kung ano man ang kahihinatnan, masaktan ko siya, may pananagutan din ako sa bata at sa tao. Sabi ko nga po, pagpapasadyos ko na lang, kahit po yung anak ko nandun pa rin po na nandun pa rin po siya sa makamundong gawain. Hindi kasi kahit anong pigil, habang pinipigil, lalo nang gigigil. Kaya nga po sabi ko, Panginoon, kayo na po ang bahala. Kayo na po ang bahala magbago sa anak ko. At hindi po namin kaya nang hindi po kayo kasi. Tapos isang ipinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Nung nakaraang linggo po kasi ay napulot po kami lahat na trabaho sa Limbil. Lahat po kami na wala ng trabaho. Tinanggal po kami ron sa unit na, siyam na unit na ginagawa namin. Nung matanggal po kami, pinag-pray ko po na sabi ko po kung ano yung plano ni Lord ay tatanggapin ko po. Awa naman po ng Diyos, nung nag-apply po ako ng Biyernes, natanggap po akong mag-isa at naghanap ako ng grupo ko. Kaya may panibago po akong unit, na apat na unit na binubuo po sa Limbil sa tulong po ng Panginoon. Salamat po. Talagang pagtay na nalagay ng ganyan ang katulog. Sabi nga, hindi pa natin binabanggit, alam niya ng Diyos. Sino pa pa? Okay. Good morning po sa inyong lahat. Papuri sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa lahat ng mga provision niya. For always sustaining our needs, hindi lang kami sa ating lahat. Salamat din sa Panginoon. Sin niya, may trabaho na siya uli. Although, panibagong pondo. Pero, nagbibigay naman ang Panginoon ng mga tao na nagpapaluwag para makakain kami. Ulam, grocery, at saka biglas. Napakabuti po ng Panginoon. Sa kabila ng mga problema kinakaharap ay may mga solusyon naman. Although may isa na alam ni Pastor na kailangan talaga idulog ng sobra-sobra sa prayer. Yun nga yung aming anak. Salamat din sa Panginoon. Ito pong linggong ito ay sobrang awang-awa na bulog-bulog na ako kay Brad. Ano kayo yung skin allergy? Pero yun nga, humingi na ako ng isang lolo sa pamilya niya at sa mga kapatid niya. And sa kabutihan naman ng Panginoon, nagpunta uli yung ate niya. Nalalayan siya, tawag niya sa kamusta na ganito nito. Akala ko ba okay na si Alex? Sabi ko, ate, sad to say, mag-o-okay pero isang araw lang. Pero every day, every night, talagang sobra yung hirap niya sa kanyang skin problem. So sabi namin, Lord, bahala ka na. Yun naman, sa kapatihan ni Lord, laging mababa ang puso ng mga kapatid ni Brother Alex. Hanggang sila laging tumulong. So, isang araw, Risa, uwi kami dyan. Antayin nyo na lang kami dun sa Senior High para mapag-usapan natin yung ano yan. Napakabuti ng Diyos at sobrang nagpapasalamat ako sa mga kapatid ni Alex, ni Brother Alex na talagang hindi siya pinapabayaan kahit paano nakasuporta sa amin. Salamat din sa Panginoon sa araw-araw na kalakasan, sa kaligtasan. Salamat din sa Panginoon sa mga pagsubok na lalo pang kinakailangan na maging matatag para maipakita na tayo ay
mga anak ng Diyos, na kung tayo'y tunay, ay talagang idadarang tayo sa apoy, kung malaman, kung tayo ay gano'ng humarap ng mga problema ng politika. Kaya kapuli sa iyo, Panginoon. Amen.
kaya magpatuloy ka namin sumbayin mo Diyos. Ikaw ang may pangako na kaya mong dagdagan ang araw ng aming mga buhay. Hallelujah. Sa'yo'y hindi na ay, ngayon ka man sa'king, at may isang taglay, ilalaan.
sa iyong puso ang iyong walang hanggang pagmamahal, ang iyong kapangyarihan, O Diyos, na aming naranasan simula pa po kanilang umaga nang kami ay magising. Salamat, O Diyos, na silaya ng aming mata, ng aming paningin, ang sikat ng araw, Panginoon, palatandaan ng pagbubukang liwayway ay pag-asa na nanggagaling sa iyo, Panginoon, pangakong iyong tinutupad at hindi mo pinasisinungalingan. Salamat din sa kalakasan na taglay-taglay namin ngayon, buhay at hininga na nagagamit para sambahin ka, tinig na ipinagkaloob mo sa amin, at marami rin salamat di man karapat dapat nakakaharap sa iyo ang bawat isa, maging ang mga nasa lalayong lugar, mga nasa ibang bansa, upang purihin, pasalamatan ka, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hayaan mo na sa umagang ito, patuloy namin pakinabangan ang mga salita mo na siyang magbibigay sa amin ng buhay, hindi lamang buhay dito sa lupa, kundi buhay na walang hanggan. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Manatili lang po tayong nakatayo at ating pong pagsaluhan ang kanyang mga salita. At ito po ay ayon kay Mateo, ang kapanatin. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Mateo 11:25. Hanggang sa mga sumusunod sa talata. Ganito ang sinasabi ng panahon iyo, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay nito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kalooban tulad ng bata. Mga minamahal kong kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon at maaari na po kayong makaupo. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Praise the Lord. Amen. So good morning po. Good morning. Ayan. Dapat malakas, no? Praise the Lord. Dito po sa ating pagsasaluhan ay patunay po na ang Diyos ay laging nagtuturo na magtiwala sa Kanya. Ang tao, ang Kristiyano, lahat ng nilalang ay dumadanas ng mga, praise the Lord, hallelujah. Amen. Dumadanas ng tinatawag na kapag may mga suliranin, gusto ng umayaw, no? Gusto ng sumuko. Kahit sa paglilingkod, parang ayaw na nilang dumalo. Amen? Totoo hindi? Dahil sa mga suliranin. Ang kung hindi naman po talaga ang suliranin, pagsubok, problema, ang magpapalayo sa atin sa Panginoon. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 35, wala makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit nga ang kamatayan, sinabi ng Panginoon eh, hindi rin pwedeng magpahiwalay. Praise the Lord. Ipulupot mo doon. Kumina, nawala. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord.
Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Doon yan sa anang tawayan. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. So, yun nga po, papansinin po natin, kapag tunay ang paglilingkod, kapag tunay ang pagtitiwala ng isang Kristiyano sa Panginoon, hindi mo yan basta-basta mapapalayo sa Diyos. Amen? Kapag genuine, ika nga, hindi peke. Alam naman natin kapag peke ang atin pong relasyon sa Panginoon, madali rin tayong madala ng peke sa sanlibutan. Mabilis din tayong matangay kapag ang pagtitiwala natin sa Panginoon ay hindi makatotohanan. Bakit po nangyayari sa atin na tayo nawawalan ng tiwala sa Diyos? Dahil pinapabayaan po natin ang ating pag-aaral. Wala yung pagkakaiba sa mga estudyante, sa mga university, mula elementarya, na kaya sila patuloy na nag-aaral ay para mapanuto. Tama po ba? Amen. At kahit pa tayo makatapos na at magkaroon na tayo ng kanya-kanyang degree, o makuha natin ang ating mga ninanais, mga pinapangarap sa buhay. Siyempre, pag nakatapos ka na ng pag-aaral, dahil natuto ka na, andun yung makukuha mo na ang gusto mong maabot pa. Tama po ba? Pero hindi pa tapos yun. Kahit pa natapos na tayo sa pag-aaral sa ating mga paaralan, brothers and sisters, hindi pa rin tayo pinatitigil ng Panginoon na mag-aral. Amen? Oo, natapos natin ang pag-aaral dito sa mundo. Natutunan natin ang sistema ng mundo. Ang turo ng mundo, mga science, tuloy palapahan nga natin ang Panginoon. Sa lahat, dahil may mga subject tayo eh. Kung ilang unit man yan, na nakuha natin at natapos natin, hindi na nga mahulugang tapos ka ng mag-aral. Amen? Hindi pa tayo tapos mag-aral. Kaya nga dito, bakit tayo nasa gawain ng Panginoon para mag-aral pa rin? Kasi ang natutunan nating aral, kulang at kulang pa. I am not underestimating what degree na nakuha po natin. Hindi po yun binabaliwala yung mga natutunan natin. Mga GMRC, di ba? Mga good manner and right conduct. Yan, buti alam ko paano. Kasi hindi ko natutunan yun doon eh. Kahit itinuturo. Amen? Kaya nga, kung papasinin natin, ano yung kaugnayan ng binasa po natin? Maraming masyadong nananangan sa kanilang nalalaman. Maraming nananangan sa kanilang natutunan. Maraming nananangan sa kanilang profesyon. Nananangan sa kanilang talino. Talino na itinuro sa kanila ng mundo, maring talino na minana nila sa kanilang ninuno. Pero sabi ng Panginoon, sa unang Korinto, ang katalinuhan ng mundong ito ay ginawang kamangmangan sa paningin ng Diyos. Bakit? Dahil maraming matalino nga. Imbis sa Diyos manangan, imbis na sa Diyos magtiwala, sa sarili po, nagtitiwala. Sa mga bagay na meron, dun siya nagtitiwala sa mga bagay na meron siya, na kanyang na-achieve sa buhay. Noon may nagalit sa akin sa ganitong pag-preach ko po about katalinuhan or wisdom. Nasabi,
paano mo nasabing ang katalinuhan ay naging kamangmangan? Ano ba ang ibang pagkaunawa yung salitang mangmang? Hangal. Diba? Hangal. Pwede rin sabihing bobo. Amen? Amen po ba? Amen. Matalino nga, tapos sasabihin mo, bobo. Sabi sa akin, brother. Opo. Dahil maraming matalino, hindi sa Diyos nagtitiwala pagkos sa kanilang katalinuhan. Dahil ang nagtitiwala sa sariling dunong, sariling alam, katalinuhan, maging sa mga kayamanan at mga bagay-bagay, at hindi sa Diyos nagtitiwala. Kaya maraming bagsak, maraming talunan pagdating ng mga circumstances, pagdating ng mga troubles, pagdating ng mga kahirapan, kapighatian, pagdating ng mga karamdaman, bagsak. Kaya sinabi ng Panginoon, kulang pa tayo at kailangan talaga nating mag-aral. Sa lahat ng pinagdadaanan natin, sabi ng Panginoon, ng panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ama Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo mga bagay dito sa marurunong at sa matatalino. Ano yung inilihim ng Panginoon? Sa mga, ang katalinuhan ng langit, ang dunong ng Diyos, inilihim sa mga matatalino sa mundo. Dahil pansinin niyo, maraming matalino, hindi interesado sa Diyos. O hindi? Because they believe that yung kanilang knowledge or wisdom na meron sila is lifetime na or sinasabing eternal. No. Kaya nga kailangan natin mag-aral eh. Dahil masigit natin kailangan ngayon ay ang katalinuhang makalangit o makadiyos. Sabi ng Panginoon, Oo Ama, sapagkat noon ang ganoon ang nais mo. Yun ang kalooban ng Diyos. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Ang nagsasalita dito ang Panginoong Jesus, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan. Kaya mapalad tayo naririto dahil pinili ka, dahil ang sabi, ang pinili niyang pagpapahayagan ng kanyang karunungan, ng kanyang kaalaman, ay ikaw. Ikaw na naririto. Amen? Kaya masabi ng Bible, ang salita ng, ang nakasumpong sa salita ng Diyos, daig pa ang nakahukay ng mina. Daig pa ang nakahukay ng ginto. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos magagamit mo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Physical man, material man, ang pinag-uusapan, magagamit ang salita ng Diyos. At walang pwedeng makapagsabi na hindi ko na kailangan ang Diyos, hindi ko na kailangan ang salita ng Diyos. Sapagkat ako ay marunong na. Sapagkat ako ay may alam na. Sinabi ng Panginoon, tumulad daw tayo sa mga bata. Pero hindi tinutukoy na isip bata or childish na tinatawag. Amen? Anong tinutukoy doon na tularan natin ang mga bata? Hindi ang pagiging isip bata, kundi ang behavior na meron po sila. Na kung papasinin po natin ang bata, napakadaling aluin, tama? Napakadaling, pag umiiyak, napakadaling inganyuhin, alu-aluin mo lang siya, di ba? Amen. Ganyan ang bata. Kumbaga, kagaya na yung halimbawa, bigyan mo lang niya si Jervik ng candy habang umiiyak, tatahan na yan, di ba? Mga ganon. Kumbaga, sabihin natin, mababaw ang kaligayahan. Pero kahit mababaw ang kanilang luha, mabilis mo pa rin silang mapatatahan.
mabilis pa rin silang maaaliw. Amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Pero hindi childish. Amen? Hindi pagiging isip bata, kundi yung ugali ng bata na sila ay madaling turuan. Kaya tayong matatanda na, lagi nating hilingin sa Panginoon, keep me a teachable heart. Lord, bigyan mo ako ng pusong handang magpaturo. At yung pusong yun, handang masaktan habang tinuturuan, habang tinutuwid. Amen! Napansin niyo yung pinas ko nung nakaraan, kapag ang tao ay puno ng galit at puot sa kanyang puso, kahit ang mga malakas na tinig, hindi niya naririnig. Kahit malinaw ang kanyang mata, hindi niya makikita ang magagandang bagay na nangyayari sa kanyang buhay o ginagawa ng Panginoon sa kanya. Kagaya ng awit, hindi man karapat dapat. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya, hindi nagkukulang. Kaya sabi, kahit kailan di ka nagkulang, diba? Pag-ibig mo sa akin laging laan, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Grabe! Ganyan ang Panginoon sa atin lahat. Kahit hindi ka rapat dapat. Kaya kapag ang puso mo ay may bara na sama ng loob, tampo, hinanakit, inggit, galit, nabibigitin niyan, hindi rin niya nakakarinig. Amen? Bakit? May laman ang kanyang puso. May basura ang kanyang puso. May mga hindi na ipapahayag, mga hindi na ilalabas na damdamin, kinikimkim, kinukulong. Amen? Dapat huwag tayong kimchu. Nakikigusto si Pastor, palakpan natin ng Panginoon. Huwag kikimkimin. Amen? Glory to God. Malinaw ang sinabi, lakpanan natin yung verse 28. Sabi rito, yung tinadanas natin ay krus. Yung pinagdadaanan natin ay pamatok. Yun ay mga pagsubok, mga suliranin. At pinapahintulot ng Diyos ang pagsubok para tayo ay matuto. Para turuan tayong magtiwala sa nag-iisang dapat pagtiwalaan. Ang tao lalong bumibigat ang kanyang pasanin sa buhay kasi sinasarili. Amen? Sinasarili niya eh. Minsan naman, pagka medyo gusto niyang lumuwag, meron siyang lalapitan tao. May tatakuhan siyang tao, maaaring kaibigan, maaaring kapitbahay. Pari si Marites ang malapitan mo. Kaya pag Marites ang nalapitan mo at nahingahan mo ng problema, patay ka. Imbis na tulungan ka, magiging katipayan. Buong katipayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo, kayo lang, may bago rin ako, kat. Kung katera. Amen. Na kapag humihinga ka ng problema sa kanila, may problema ako. O talaga, alam mo naman, talagang gusto kanyang aluin ka lang, no? Gusto kanyang bigyan ng kagaanan. Yung pala, inuungkat ka lang niya. Kati pala pangalan niya. I'm sorry mo po kayo magagalit kung kati man ang pangalan niyo. Amen? Amen po ba? Ate ko nga, Marisa eh. Hindi nagagalit, no? Diba? Nagkataon lang na talagang buti pa kayo mga ganun, no? Gustong-gustong pagkalipumpungan eh, no? Gustong-gustong pag-usapan. Amen? Parang ako lang yan ko yung Marites. Kasi wala akong kaalam-alam eh. Iba, ano ang Maribet? Ano ba yan? Hanggang saka, katitingin ko sa Facebook ko, nakita ko, may awit na to na ng isang linggong pag-ibig. Patakpan natin.
Glory to God. So, sabi rito, so yung pinagdadaanan natin, yan ay krus. Gano'ng kabigat yan, krus ang tawag yan. At ang sabi po yan, my dear brothers and sisters, pasanginin nyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Ibig sabihin ng matuto, mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ipinapahintulot ng Diyos ang mga mabibigat na problema, hindi para sarilinin natin, hindi para pasanin natin mag-isa, at lalong hindi natin pwedeng ipapasan sa iba, sa ating kapwa. Walang iba tayong pwedeng makaagapay, makatulong para pasanin ang ating dinadala, kundi ang nagsasabing maamo. Yun ay ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya siya ay mababang loob. Lamang marami sa atin, inuuna ang kanyang nalalaman. Inuuna niya ang sarili niyang kataasan, kayabangan. Para bang I don't care. Wala akong pakialam. Misa sasabihin, kaya ko to. Sa totoo, hindi naman talaga kaya. Amen? Misa nahanap tayo, hahanap ng matatakbuhan, ng mapaglilibangan. Dadalin mo yung sarili mo sa lugar na maaaring sabihin mo, mauubsan ka dito ng mga pasanin. Mauubsan ka ng dalahin. Amen? Pero, ang pinupuntahan natin, mabibigyan ka nga ng mga, o mauubusan ka nga, pero panandalian lamang ang ibibigay sa iyong kaginhawahan. Ang ibibigay sa iyong kapahingahan ay panandalian lamang. Uminom ka ng alak, kasama ang tropa. Yes, masaya kayong nagkukwentuhan habang nagiinuman. Nalilimutan mo yung problema mo. Amen po ba? Pero, pagkatapos, at wala na yung tama mo, Brother Alex, balik na naman, di ba? Ando na naman ang ECT. Gumaan ka sandali, pero kinabukasan, lalong bumitigan. Tapos sasabihin, eto na naman, inaatake na naman ako. Bakit ganito na naman ang aking naiisip? Bakit ganito na naman ang aking nararamdaman? Ba't ang bigat-bigat na naman ang dibdib ko? Pabigat ko ng pabigat, pabigat ng pabigat, at habang bumibigat, dapat matutunan po natin na walang ibang magpapagaanon, kundi ang ating Panginoong Jesus. Lumapit lang tayo sa Kanya, dahil sa Kanya lamang po may kapahingahan. Hindi sa tao, hindi sa kapwa. Kahit si Pastor, hindi kayo kayang bigyan ng kaginhawahan. Pero ang salita ng Diyos na ipinangangaral ko, kung atin lang pong pag-aaralan. Kagaya ng paulit-ulit, meditate the Word of God day and night. Amen. Subukin niyo lang pong gawin yung mga ginagawa ko na kahit antok na, na minsan nagigising ako, nakasubsob na ako sa Bible. Nakatulugan ko na yung pagbabasa. Sabi nung pagkapastusan sa Diyos yun, hindi. Paano magiging kapastusan sa Diyos yun? Habang ginagawa mo yung kalooban niya, kasi pagod ka na, kasi hindi naman natin pwede sabihin, Lord, pagod na ako, pwede bang bukas na lang magbasa? Kasi pagka sinabi mo sa Panginoon, Lord, bukas na lang, magiging ugali mo na yon, na laging excuse mo na ngayon, Lord. At parang sinasabi natin, maunawain naman si Lord. Amen? Kaya pagdating ng suliranin, bagsak! Talo! Iyak! Lugmok! Nagmumonghe sa loob ng bahay. Nagmumukmok! Amen? Kung may problema ka, magminukmok ka na lang. Mabubusog ka pa. Alam niyo minukmok? Hindi yung saging. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero sa iba ang tawag talaga daw, mukmok. Sa atin, minukmok, no? Tama ko ba? O binayo? Ano pa?
Nilugmo? Hindi lang, Pastor. Ha? Nilupak, oo. Sa ano yan, sa mga taga Quezon, nilupak naman ang tawag nila. Talagpahan natin ang Panginoon. Lahat ng pinagdadaanan po natin, hindi para ibagsak tayo ng Diyos. Kundi tinuturuan lang po tayo na huwag magtiwala sa mundo, huwag magtiwala sa lakas, sariling lakas, nalalaman, dunong, huwag magtiwala sa trabaho, huwag magtiwala sa kayamanan, huwag magtiwala sa lahat ng meron tayo na ito'y pagmamay-ari ng Diyos, kundi ang pagtiwalaan natin ang may-ari ng lahat ng bagay. At may control sa lahat ng suliranin natin, kahit napakabigat, kayang-kayang gumaan. Dahil ang sabi ng Panginoon, magaan ang aking pamatok. Nagagaanan ako sa lahat ng pinapasan ko kapag ako ay babad sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga, kahit makatulog ka, kahit yung sinasabi ko yung sa pananalangin, nasabihin, hindi na ako makapanalangin kasi antok na antok na ako kasi overtime ako, ang dami kong nagawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi pa kayo makakapagpuyat man lang para manalangin. Pero kung kakatuwiran natin, Lord, overtime kasi ako, Lord. Hello? Kung kaya mo mag-overtime sa trabaho mo, dapat mas higit kaya nating mag-overtime sa pananalangin, sa pagpag-usap sa Diyos. Dahil ang habang tayo nananalangin, tayo ang nagsasalita sa Kanya. Habang tayo nagdadasal, sinasabi natin ang laman ng ating dibdib, ng ating kalooban. At kapag nagpapasa naman tayo ng Biblia, Siya naman ang nagsasalita sa atin. Kaya importante yung dalawa na yan. Yan ang ating kalakasan. Kahit pa naririnig natin, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagalat na bibigatan sa inyong kasanin at kayo aking pagpapahingahin. Hindi mo pa rin maralanasan ang kapahingahan. Lumalapit ka nga, pero nung lumapit ka, hindi mo naman pinag-aralan yung ibinigay sa iyong turo na natututunan natin o pinag-aaralan sa bawat lugar, sa bawat sinagoga, sa bawat pananambahan. Amen. Yan ang sabi ko sa isa nating kapatid, kapag may problema, hindi makakatulong yung mga pagpo-post na yan sa Facebook, di ba? Sinabi ko sa iyo, hindi makakatulong yan. Yung post tayo ng post ng ating mga hinanaing. Bakit hindi natang antulo? Kasi kapag tayo nagpo-post, kaya ng mga hugot-hugot, no, di ba? Hugot tayo ng hugot. Minsan magugugnot ka pa kasi may magpo-comment sa'yo eh. Bakit? Kasi hindi pumabor sa hugot mo. Amen? Totoo hindi? Totoo hindi? Wala akong tinutukoy yan. Marami lang kasing ganyan. Kahit naman ako nung mga nakaraan, minsan nadadala rin ako eh. Minsan makikita ko, di ba? Mga hugot nila. Aba! Ang tawag dito? Sila lang pinangutang, sila pa ang galit. Para bang? At ang magdidesign na rin kung kailan magbabayad, ayun lang utang at hindi na yung nagpa-utang. Minsan parang gusto kong kumomit ha. Diba? Kasi kahit naman ako'y ganito, ganare. Diba? Kumbaga, marami rin akong pa-utang. Marami rin akong utang. Minsan parang gusto ko rin kumaya, oo nga, pasyal ka ng pasyal na, ang saya-saya mo sa mula, payad ka na ba sa utang? Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Tapos, kakamustahin ka pa sa chat. Misan lang mag-chat. Mangungutang pa pala. Hello? Pasanin din kasi ang utang eh. Sa totoo lang. Problema rin ang utang. Eto sa mga nangungutang, katulad ko, makiusap kayo, tita, pero wala pa ako bibigay ngayon. Diba? Kunwari lang, iiyak ka. Baka bigyan ka pa ni tita, pe. Wala ka ba pang bayad? Eto, bigyan kita, bayaran mo. Wala pa ka naman ng Panginoon. Pasanin din kasi yan. Amen.
So lalong bibigat hanggat hindi mo natututunang magtiwala sa nag-iisang makapangyarihan na kayang gumawa ng dakilang bagay sa buhay nating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya nga po, nakakalungkot, no? Minsan sasabihin, eh, pastor, kaya hindi ako makadalo. Diba? Ang daming problema. Ang daming pasanin. Hindi mo ba alam, habang dumadami ang problema mo, doon ka lalong magtiwala sa Diyos. Hindi sinabing lumayo. Yung iba naman dahil nananagana na, dahil sa blessings, lumayo sa Panginoon. Amen? Walang pagkakaya ba yan eh? Pangako ng pangako, tapa ko. Pastor, makarating lang ako ng abroad. No? Bibili ka ng microphone. Yan, di mo, oh, pumapalya na yung microphone namin. Amen? Ang pangit ng microphone nyo. Minsan kasi may nagchat-chat, ang pangit po ng sounds ninyo. Yung pong microphone, kumakaratar. Ayun. Hindi ba lang kaya pinakita sa inyo ng Panginoon yun? Ipinarinig ng Panginoon yun? Para tuparin mo na yung pangako mo, palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God. Simple, no? Pero, dahil nga, marami sa atin ang napapalayo sa Panginoon dahil sa kulangan ng pagtitiwala. At ang taong laging nagdadahilan, ibig sabihin, kulang din sa pagtitiwala sa Diyos. Na inuuna, lagi ang kaabalahan kaysa sa nagbibigay ng ating ikakaabala. Hindi naman yan ibinigay ng Diyos sa atin para idahilan natin. Totoo, hindi. Hindi binigay sa si Brother Alex para maging hadlang sa paglilingkod mo. Hindi binigay sa iyo ang asawa mo. Nang pag wala asawa mo, parang hindi ka na makadalo. Hindi ka na makarating sa gawain. Amen? E pagpunta naman sa langit, hindi naman sabay. Individual. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga nung nag-post kagabi, nabasa ko, bakit ba ako nagpapakabalisa sa mga tao yan? Bakit ba ako mag-aalala sa mga sinasabi nila? Bakit ba ako matataranta ko ako'y magkulang? Eh lahat naman ay pansamantala. Tama. Lahat ay temporary. Everything in this world are temporal. Even this world, itong bundok, pansamantala din. Kaya kung may nagmamatigas ang ulo, kung may nagmamalaki, pansamantala din yan. May katapusan din yan. Amen? Kung may mga taong gahaman, huwag kayo mag-alala. Pansamantala lang yan. Pero huwag natin ipapanalangin mamatay ka na sana. Amen? Para wala na akong hirap, para wala na akong sakit ng ulo. Tapos pag namatay, aatungal ka. Eh, ipinanalangin mo. Mamatay ka na sana. There is power in tongue. Bagkos, baliktarin mo na lang. Sabihin mo na lang, kahit ang kulit-kulit nito si Brother Jerby, ito si Dudong, sabihin mo, ang bait-bait talaga nito si Dudong. Babaliktarin mo lang yung, di ba? Kasi there is power eh. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Talagang pamangay ko si Derek, ang bait, hindi na naglalaro yan ng mga ano, ng ML. Hindi na. Pastor, hindi na ako nag-ML, nag-PPSP na lang ako ngayon. O, diba? Ang bait. Palakpakan natin ang Panginoon. Mapagkatapos yan, akit yan sila lahat sa taas. Ang babait eh. Glory to God. So, yun ang mga bagay na bakit sinasabi ng Panginoon, bakit pinapahintulot ng Diyos ang lahat? Hindi para paiyakin tayo ng paiyakin. Bagkos, patutuhanan mo, lahat ng natututunan mo dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Salitang pagtitiwala, walang mahirap sa Diyos.
Basta nagtitiwala tayo sa Panginoon nang walang pag-aalinlangan. Amen? Oo, ang tao mayroong pagtiwalaan, pero ang Diyos, pag pinagtiwalaan mo, talagang gagawa siya ng dakilang bagay sa buhay natin. Ang pinakamahirap para sa'yo, napakadali lang sa Panginoon. Basta gamitan lang natin ng pagtitiwala. Kaya ang sabi ng Panginoon, okay, bigat ka na. Amen? Amen po ba? Yung isang taga kapatid natin, Pastor, nalugi po ako sa negosyo. Sabi niya, sabi ko, pinahintulot lang ng Diyos yan. Ibabalik ng Panginoon yan. Magtiwala ka lang. Paano po, Pastor? Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Sundin mo ang kalooban ng Panginoon habang nagtitiwala ka sa Kanya. Marami kasi nagsasabi, nagtitiwala ako sa Diyos. Parang, we profess and we confess, Lord is my provider. God is my provider. Pero, anong ginagawa? Hanap at hanap ng mapagkakakitaan. Nalulugi. Hanap ng pagkakakitaan, dagdag ng pagkakakitaan. Kaya pati hindi kalooban ng Diyos. Niyayakap din nila. Parang anak ko yan eh. Sabi ko, huwag ka magtitinda ng sigarilyo. Dahil hindi doon nakukuha ang blessings. Kapag sumunod ka at nagtiwala ka sa Panginoon, isang araw, darating ang biyaya sa iyo. Dahil yun ang buhay ko eh. Dahil sa pagtitiwala ko sa Diyos. Nabubuhay ako sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya naman, hindi ako pinagkukulang ng Panginoon. Amen? Magkukulang lang ako kung hindi ako marunong pagkatiwalaan sa ibinigay sa akin ng Diyos. Amen. Ba, binigyan ka ng 100. Dapat, bilang na pagkatiwalaan ka ng Diyos, gastusin mo yun sa kabanalan. Dahil banal ang pinanggalingan at lahat ang pagpapalang galing sa Diyos ay banal. Amen. Binigyan ka ng 100, binawasan mo pa ng 50. Binili mo ng bisyo. Binaya mo sa wedding. Amen? Binaya mo sa wedding. Palakpakan natin ang Panginoon. Karinig na naman kayo, Mateo 11, 25 hanggang 28. Kasas na naman yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So, pagod na pagod ka na nga eh. Kaya tayo nagigipit, kaya tayo lalo nagkukulang, hindi tayo mapagkatiwalaan sa ibinigay sa atin ng Diyos. Itong buhay, bigay ng Diyos. Eh, di mapagkatiwalaan tayo, gamitin natin itong buhay na ito sa kapanalan. Gamitin natin sa kabutihan. Gamitin natin sa pagsunod ng kalooban. Dahil ganun ang pagtitiwala. Kung nagtitiwala tayo, ating ginagawa kung ano ang pinagagawa ng pinagtitiwalaan natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Siyempre, ang first example natin, dikit sa lahat, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Pansinin ninyo, sabi ng Panginoon at ng Diyos Ama, kung anong meron ng Ama, meron din ang anak. Amen po ba? Hindi papayag ang Ama na sila ang meron. Kailangan meron din ang anak niya. Sapagkat kapag sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, nagaganap talaga ang kalooban niya. Kaya masabi ng Panginoon, huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral. Aking anak, makinig ka sa aking payo. At tularan mo ang aking pamumuhay, sabi ng Kawikaan. Amen. Lahat yan. Pansinin niyo lahat ng ipinopos ko doon, halos magkakasunod lang yan. Lahat ng binabasa ko, ipinopos ko. Lahat ng aking pinag-aaralan, ipinopos ko. Hindi ko sinasarili. May nagpost nga doon kagabi. Hindi ko lang kung sino yung tao. Ang napapost ay tungkol ano yung pinagpo kagabi. Ang taong puno ng pot at galit ang puso ay hindi naririnig
ang salita ng Diyos, di ba? May nag-comment doon. Nagbabanta? Ewan ko, sino pinapatukulan niyo kung sa nag-comment ba ang binabanta niya? Bakit doon siya nag-comment? Ginawa niyang chat box. Nakalagay, manda ka, mamayang alasais, medya, meron akong pasabog. Diba? Sa manugang mo pa, sinungkoy. Isip ko na, sino si Andrea? Sino si Alvin? Palapakan natin ang Panginoon. Pero i-stop po yung kanyang, ano, yung kanyang account. Ang pinapatungkulan niya ay yung nag-comment niya doon. Kasi ka-apilido niya yung binabantaan niya. Binalak mo pa ako, ha? Binalak pa ako, ha, Jerry Pizarro? Ganun ang sabi. Pero hindi si Jerry. So, binalak mo pa ako, ha? Manda ka, may pasabog ako mamayang alas 6:30 ng hapon. Tinintay ko, wala naman sumabog. Pulo na sabugan na ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! So, yun po. Malinaw po sinasabi dito mga minamahal kong kapatid sa Panginoon na madali po natin mararanasan ng kapahingahan ang kagaanan pagtatagumpay. Sabi nga po ng 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him for He cares for you. Pagkatiwala ninyo lahat ng inyong kinatatakutan, kabalisahan, adatahanin, lahat yan. Because God cares for you as long as you continue to trust Him and not your own understanding. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Di ba? Ang sarap. Kung atin lang talagang pag-aaralan yan, ganun lang talaga ang gawin natin. Hindi yan nananatiling salita dahil walang babalik na salita na binitawan ng Panginoon kung hindi niya tutuparin. At hindi papayag ang Diyos na hindi niya gaganapin ang lahat ng kanyang salitang binitawan. Kahit pasumpa ang binitawan niya, gagawin niya yan. Kahit papagpapala ang binitawan niya ng salita, gagawin din ang Panginoon yan. Dahil ang binibitawan ng salita ng Panginoon, kapag tayo ay ayaw talagang magtiwala, sumunod sa kalooban niya, sumpa talaga ang ating mararanasan. Pero kung tayo ay susunod sa kalooban ng Panginoon, magtitiwala at sinisikap na masunod ang kalooban niya, na dapat lang naunahin natin siya sa lahat ng bagay, imbis na sumpa, pagpapala ang ating tatanggapin sa Panginoon. Hindi lamang material, hindi lamang financial, hindi lamang po mga hinahangad natin sa mundo, pati ang buhay na walang hanggan, kakampin natin sa ating Panginoon, sapagkat ang totoong kapahingahan ay sa piling ng ating Amang nasa langit. Kahit karamdaman yan, pagod ka na sa karamdaman. Diba? Pag meron tayong mga pinaprat, meron tayong mga batang inaalalayan, dahil bago pa lang sila nag-aaral maglakad, di ba? Alalay na alalay tayo. Bakit? Ayaw natin silang madapa. Ayaw natin silang batalisod. Ayaw natin silang masugatan. Ganun din ang Panginoon. At ang kanyang pag-alalay sa atin para hindi tayong madapa. Pagtitiwala. Kagaya nila ng mga lingkod ng Panginoon. Kung babalikan natin sila Simon Pedro, nang tinawag sila ng Panginoon bilang ano ba si Pedro? Mangingisda. Diba? Dahil sa tiwala niya, nagtiwala siya sa Diyos. Iniwanan niya ang lahat alang-alang sa Panginoon. Hindi pwede yung susunod ka sa Panginoon. Panginoon, sandali! Ipapalibing ko muna yung aming patay. Patay ba talaga ang tinutukoy doon? Spiritual yon. Ang pagkaunawa ng iba, patay ang tinutukoy. Talagang patay na katawang lupa. Ang pagsunod sa Panginoon, without any complaint, without asking many questions. Amen.
kundi pag tinawag ka ng Panginoon, kung hawak mo yung lambat, diyan ka na, susunod ako sa Panginoon. Amen. Kung ang hawak mo yung listahan at ako maniningil, diyan, hindi pwede yun. Mawala yung listahan ng utang ko. Amen. Binitawan ni Pedro, sumunod siya sa Panginoon. Yung ibang lingkod, sabi, hayaan niyo munang ipalibing ko muna ang aming patay. Ang sabi ng Panginoon, hayaan mong ang maglibing sa kanila ay ang kapwa nila patay. Anong ibig sabihin doon? Ang mga nagbingi-bingihan sa salita ng Diyos. At ang patay na tinutukoy doon na gusto nating balikan, na para bang sinabing, Panginoon, may inuman pa po kami mamayang gabi, pwede po ba mamaya na lang po ako susunod? Amen? Amen po ba? Masarap kasi sa mundo eh. Masarap, pero panandalian lang ang kayang ibigay ng mundo. Pero ang kayang ibigay ng Panginoon, kali-kali nga kanya sa kanyang busy. Dinuduyan ka ng kanyang busy. At ang pagkalinga ng Panginoon, hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang sa langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Dito po, hindi po tungkol sa literal na patay, yung tinutukoy na hayaan nyo munang, kaya nga sabi, mapalad ang nag-iiwan ng ama at ina, alang-alang sa Panginoon. Amen? Hindi nangangahulugan talaga totally, diyan ka nanay, wala akong pakialam sa'yo, sa Panginoon ako. Hindi pwede yung ganon. Ang tinutukoy lang po doon ay yung do not love the world ng 1 John chapter 2 verse 15. Huwag mong ibigin ang sanlibutan at mga bagay sa sanlibutan sapagkat marami kung mag-alay ng pagmamahal sa sanlibutan ay mas nahihigitan pa ang Panginoon. Na imbis na mas andito ang Panginoon, nagiging pangalawa na lang ang Panginoon. Yun ang tinutukoy doon. Pero hindi sinabing huwag magmahal. Hindi sinasabing totally iwanan. Kundi yung mga bagay na alam mo mas ipagpapalit mo ang Panginoon sa kapwa mo, sa mga bagay-bagay at sa mga idinadahilan natin sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So malinaw yun. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 28, come unto me all of you who are weary and heavily laden. Amen? Sabi lang. Ay, matutugin yun. Not all that but my friend. Sa simukunin, si. Ooh, you believe in yourself if you believe there's someone who walks through life with you. Sa silang yun, si. Si. Amen? Matito na kayo. Hindi kanya tutugtog. Glory to God. Amen. Babay dito mga music ministry na to eh, di ba? Pag pinagsabihin mo, huwag mag-pause, hindi na nagpo-pause yan sila. Sabi, huwag maglaro, hindi na sila naglalaro. Amen. So, sabi nga po, lumapit kayo sa akin, kayo na napapagalan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Lapit tayo sa Panginoon, hindi lamang every Sunday. Everything, makakalapit tayo sa Diyos. Through the Bible, through prayers, through watching and hearing to all the pastors and preachers who preach and teach the Word of God. Through virtual, di ba? Amen. Hindi lamang tayo sa face-to-face makakalapit sa Diyos at mapapanuto. Kundi kaya natin yung gawin. Kahit anong oras, pwede tayo makalapit sa Diyos kasi hindi naman natin nakikita ang Panginoon. Hindi na natin kailangan pumunta ng simbahan para makalapit sa ribulto. Sa Espiritu tayo lalapit. Sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Amen. Hindi natin kailangan pumunta sa lukban
para lang puntahan mo ang Panginoon mo doon na bato at makahawa ka sa kamay ni Jesus. Bato yun eh. Hindi naman Diyos yun eh. Bato. Tao ang gumawa nun. Kaya hindi dapat panalanginan at hindi dapat lapitan. Pumaya, biglang humangin ang malakas. Natumbahan ka pa, patay kang bata. Amen. Glory to God. Sige, yun na nga lang. Ito na nga lang. Kayo po may komunyon, mga minamahal kong kapatid. Ihanda na po ninyo, kayo po mga nanonood. Alam ko pong may inihanda rin kayong mga tinapay. Dito rin natin pagsasaluhan. Amen. Lord, ayan po na ang buhay nito. Hindi namin may pagkait sa'yo. May bigay namin sa'yo, Panginoon. Kahit may pagsuko, kahit may suliranin, magtiwala pa rin kami, Panginoon. Dahil alam namin, tinuturuan mo kami sa lahat ng tigas na ito na aming malalabanan kapag hindi kami lumalayo sa'yo. Kundi patuloy kami nagtitiwala at lumalapit sa'yo, Panginoon. Hallelujah! Sa pag-alala,
Pagpalain mo po, Diyos, matanim sa amin at maiugis sa aming puso ang mabuti mong aral. Upang di kami humiwalay sa iyo, lagi mo po kaming pakialaman. Lagi mo po kaming paalalahanan at salamat. Paalala sa amin ang bawat suliranin sa aming buhay. Na maaari kami nagkukulang na ng tiwala. Nawawala na ng tiwala, Panginoon. Nanghihina na kami, Panginoon. Dahil ang totoo ay napapabayaan namin ang aming sarili para kumain ng pagkain banal at yun ay yung mga salita. Turuan mo kami na hindi lamang kami nananangan sa aming sarili, hindi nananangan sa aming trabaho, hindi kami nananangan sa aming mga mahal sa buhay, hindi kami nananangan sa salapin, hindi kami nananangan sa kayamanan, hindi kami nananangan sa mga bagay na pansamantala dito sa daigdig, sapagkat pansamantala lang ang kayang ibigay ng mundo sa amin. Subalit pang walang hanggan ang kaya mong ibigay bunga ng sa pagtitiwala at pagsasabuhay ng mga salita mo sa aming buhay, Panginoon. O Diyos, sa umagang ito, hayaan mo na maging instrumento ang aming pagsasaluhan, sapagkat ang tinapay na ito ay simbolo ng iyong katawan na napayubay sa krus, tanda ng pagmamahal mo at lubos na pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Di man karapat-dapat, kami ay iyong pinaging dapat, o Diyos, na makasama mo sa mga ganitong pagtitipon, sa ganitong pagsasalo. Tumaloy ang kapangyarihan mo, o Diyos, sa umagang ito, kasabay ang mga nanunood, mga nasa tahanan, kapitbahay, mga nakikinig, at lalo na po sa lugar nito. Hayaan mo ang tinapay ng buhay, o Diyos, na aming tatanggapin ang kapangyarihan nito ay kumalat sa buo naming pagkatao, tago sa Espiritu at kaluluwa namin, Panginoon. Glory to God. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay tumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Andito kami ngayon, O Diyos, inaalala, Panginoon, ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, ang pagliligtas mo, ang pagpapapako mo sa krus, Panginoon, tanda ng iyong pagmamahal na tubos kami sa aming mga kasalanan. Tinatanggap ka namin sa aming buhay. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito, ang sabi, matapos magapunan, dumampot din siya ng kopal, sinabi, ang kopang ito ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon, tunay nga po na ito'y ginagawa namin dahil sa dugo mo na bayaran ang aming pagkakautang. Dahil sa dugo mo kami ay luminis. Dahil sa dugo mo kami ay gumaling. At hayaan mong bumusilak nga po ang aming buong pagkatao, isip, puso, espiritu, at kaluluwa at buo naming buhay. Iinumin namin ito upang lalo kaming luminis sa iyong paningin at ang kapangyarihan nito ay maikapamuhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Nasa tanging gaya ng alam ko, ikaw ay tambahin. Oh.
Salamat po kami sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Sa oras po ito, nagsagalak ng aming puso na marinig namin, O Diyos, na naisin mo'y matuto kami, mag-aral kami sa iyo, Panginoon. At salamat na tugunan nga namin sa iyong mga salita, bawat sinadana sa kinakaharap at kakaharapin pa namin, Panginoon. Magtitiwala, magtitiwala sapagkat walang mahirap sa iyo. Ang lahat ay posible sa iyo, Panginoon. Lahat ay gagawin mo alang-alang sa mga nagmamahal sa iyo. Alang-alang sa nagtitiwala, nananampalataya sa iyo, Panginoon. Pagkat masagana ang iyong habag sa lahat ng tao, hindi lamang matuwid, kundi ang lahat ay binibigyan mo ng pagkakataon. Maging makasalanan, ay handa mo pa rin tulungan, handa mong pagpahingahin, handa mo, O Diyos, iligtas, Panginoon. Hayaan mong lumapit ka kami sa iyo. Ang lahat ng pasahin ay kumahan sa aming buhay sapagkat magaan ang iyong pamatok at ito'y ang iyong salita na aming natutunan sa umagang ito, O Diyos. Pagaling mo, Panginoon, ang may karamdaman sa kanilang physical na pangangatawan. Ganun din ang kagalingan sa mga nalalamig. Nanunumpaypay sa pananampalataya. Patagpuin mo po sila sa iyong kapamaraanan. Dahil dakilang himala, ikaw po muli ang magdala sa kanila sa dagong lugar na ito. Sapagkat naniniwala kami na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kaya mo kaming kausapin sa kapamaraanan na niyandais mo, Panginoon. Let your will be done, not our will, O Lord. Matupad ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Pagpalain mo ang aming bansa at kapwa bansa. Pagpalain mo lahat ng mga running candidates. Pagpalain mo lahat ng mga tao, Panginoon, na magkaroon ng respeto ang bawat isa. Pagmamahalan, pagkakaisa, pagpapatawaran, pagpupunawaan, Panginoon, upang lalong dumaloy ang mga himala sa buhay ng bawat magtitiwala sa iyo, Panginoon, sa araw dito at sa lahat ng panahon. Sa iyo, O Diyos, ang inamin na dakilang bagay na gagawin mo sa aming lahat. Pagpapala, pagpapaspas sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, sa lahat ng kamag-anak, kaibigan at kakilala. Kagaanan ng puso, ganun din ang kakahibigan ng kanilang mga kalooban. Salamat, O Diyos, sa iyong papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lumabas ay magsabi ng Amen. Happy birthday to all birthday celebrants. Salamat, salamat.